kabatian ng Diyos ay ipapahayag ng kalangitan ang ginawa ng kanyang kamay, ipinakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunog at kaalaman. Naway ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manubos ko at kanlungan. Ating ihanda ang ating puso para sa panimulang awit, O For a Thousand Tongues to Sing. Tayo po ay manalangin na aming Diyos sa mga panglihin sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ipinagkalob niyo po sa amin. Naway kayo po ang magsilbing kalakasan sa aming pang-araw-araw po, Panginoon. Naway kayo po ang manguna sa aming pananambahan ngayon pong umaga. Sa pangalan ni Jesus, tupot sa manalangin po namin. Amen at amen po. Ang katawan ay binubuo ng marami, bahagi at hindi iisang bahagi lamang. Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo, marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Tayo pong lahat, hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika, o magpaliwanag ng mga wikang ito. Kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ipinapaabot namin dito sa St. Paul United Methodist Church ang aming pakikigalak sa napakagandang umaga na sama-sama tayo on this online worship service at ang patuloy na biyaya ang inyong tatanggapin sapagkat pinagpala kayo ng ating Panginoon Diyos. Today we celebrate a very special occasion, not only in our church, but I think it is a global celebration to celebrate a Bible Sunday today. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat ang pagdiriwang natin ng kanyang mga salita as we celebrate here at St. Paul United Methodist Church. We celebrate the goodness, we celebrate our salvations, we celebrate the life of the Lord Jesus Christ, we celebrate the love that we always receive from the Lord. And it is indeed that in the celebrations of Bible Sunday, we offer a highest thanksgiving to the Lord dahil itong mga salita ng ating Panginoon Diyos na lagi nating pinagdili-dilian mula sa salita, mula sa Bibliyang ito, ay naranasan natin at naramdaman natin na ang lahat ng mga bagay na nakatala dito sa salita ng ating Panginoon Diyos, ito ay pag-ibig, biyaya, at kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Because today we celebrate
a very special occasions, a Bible Sunday ng ating iglesia. Mamaya po, this afternoon, St. Paul United Methodist Church invite all of you to read with us your Bible. San mang kayo naroroon, mamayang alauna, kami dito sa St. Paul ay meron tayong gawain. Kami na nandito ay babasahin namin ang salita ng ating Panginoon Diyos. So 1 o'clock in the afternoon, at inaanyayahan po namin kayo na makisabay kayo sa pagbasa ng mga salita ng ating Panginoon Diyos so that we celebrate the Word of God saan mang kayo naroroon, alauna ng hapon hanggang matapos yung reading natin ay sabay-sabay tayo at sumama kayo sa amin sa pagdiriwang ng salita ng ating Panginoon Diyos. Merong mga some announcement, mga kapatid, as we celebrate a Bible month and a Christian unity dito sa ating iglesia. Last Sunday na natin, January 13, and because it is the last Sunday for this Bible month, we celebrate a Bible Olympics. At magpapanimula po tayo ng alauna ng hapon. At ipinapaalala ko sa inyong lahat, lalong kayong lahat ng mga kaanib ng iglesia, yung mga organization, ihanda ninyo sapagkat gawin natin sa next Sunday ang Bible Olympics at ipapadala sa inyo ng ating mga Sunday school teachers lahat ng mga details referring to the questionnaire na gagawin natin on this celebration of Bible Olympics on January 13. Ganun din na Diyos, ganun din mga kapatid, dahil pagdiriwang natin ngayon ng salita ng ating Panginoon Diyos, nais po naming pasalamatan kayong lahat, kayo na nakibahagi ng gawain ng ating Panginoon Diyos, dahil ang pagpapahayag ninyo ng mga salita ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga online ministry. Ang dami nating mga online ministry from morning every day yan, every morning every day hanggang Sunday, we have a online ministry ng ating iglesia from Prayer Covenant, from Sunday School, from Bible Study, from Care Group, at lahat ng mga online and virtual ministry, ibinabalik namin sa inyo at sa ating Panginoon Diyos sapagkat tayong lahat, ay bahagi tayo sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon Diyos sapagkat hindi natin dapat kaligtaan at kalimutan na ibahagi natin ang mga salita ng ating Panginoon Diyos sa iba't ibang gawain ng ating iglesia at sa ating mga personal na buhay. Salamat din sa ating mga kapatid na patuloy na nagkakaloob ng flower offering dito sa altar natin. And I would like to invite all of you to please send your donation for the flower offering and all your tithes and all your pledges, your thanksgiving offering and other offering. Kung kayo ay makakadaan dito sa simbahan, nandito yung secretary natin, pwede naman ninyong ipadala sa pamamagitan ng mga bangko sapagkat nandito, makikita ninyo sa screen ang account number at ang account name ng ating iglesia kung saan doon ninyo ipapadala ang inyong mga offering sa iba't ibang kapaaraanan na nais ninyo na may pagkaloob para sa ating Panginoon Diyos. Nais din nating batiin ang ating mga kapatid as they celebrate their birthdays and wedding anniversary from today, January 23. Batiin natin si Sister Cinder Agapito, Janeline Noche, and Christine Lu Corpus Sititin. And then in 24, tomorrow, Monday, batiin natin si kapatid na Flor Delisa B. Cruz. On 25, Tuesday, batiin natin si Cornelia Joyce Morelos and Christine Gutierrez. And in 26, it is a birthday of John Israel Condinia. And those who celebrated the wedding anniversary, binabati po namin kayo dito sa ating iglesia sa St. Paul. Batiin natin ang mga kapatid na magdiriwang ng kanilang mga kasal. Tomorrow, January 24, to Mr. and Mrs. Fernando Montes. And on 26, it is a birthday of Mr. and Mrs. Wilfredo Sanki. And may the blessing of the Lord be upon you as the Lord bless you for the past year. Higit na pagpapalain kayo at idaragdag ang marami pang biyaya sapagkat ang biyaya mula sa ating Panginoong Diyos hanga sa kanyang mga salita. As we celebrate the Bible Sunday, pagpapalain kayo. And that is how the Lord declare on this word of God. Mga kapatid, bilang panghuli po, tayong lahat ng mga miyembro ng konseho, nais kong ibalita sa inyo, March 13, ang church conference dito sa ating iglesia, 1 o'clock in the afternoon. At ngayon pa lamang, lahat ng mga involved on this church conference, ang inyong mga report
ay magpanimula na po kayo sapagkat nais ng ating DS na 1 week prior to the charge conference ay may submit na nating lahat ang ating mga reports, especially on the finance report ng ating iglesia. And for that note, may the blessing of the Lord be upon you because the Lord loves you so much. And as the Lord declare on this word, on this Bible, let us pray. Dear Lord in heaven, thank you so much for this beautiful morning that you have given for all of us. It is indeed that we celebrate a Bible Sunday. We celebrate your word. And as we celebrate your word, dear Lord, we offer this prayer of thanksgiving. Dahil sa mga salita na nahayag at ito ang aming pinaniniwalaan, tanggap namin ang kaligtasan at ramdam namin ang biyaya ng iyong pag-ibig at pagpapala sa amin sapagkat ito ang nakatala at pinaniniwalaan namin mula sa inyong mga salita. And as we celebrate the Bible Sunday today, dear Lord, we also celebrate your word that we have been proclaimed this afternoon. 1 o'clock in the afternoon, dear Lord, we read your word and this reading of your word be manifest for all of us, and this is how you declare that you bless us so much because we give emphasis on the word of salvation. Samahan niyo rin kami, Panginoon, sa pagdiriwang na ito, maging ang aming mga kapatid na makakarating sa kanilang mga kaarawam and wedding anniversary as we read and declare, dear Lord, may your blessing be upon them, a blessing of love and peace, and may we declare that what this mount of your servant, a mount that declaring you bless them sa lahat ng kanilang endeavor at gagawin sa kanilang mga buhay. Dalangin din namin na Diyos ang patuloy na gawain ng inyong iglesia, especially this coming Sunday as we celebrate, dear Lord, the Bible Olympics. Ngayon pa lamang ay handa mo na ang lahat ng mga organizations so that next Sunday as we celebrate your word by a Bible Olympics, maranasan namin ang iyong pangunguna at magtatagumpay kami sapagkat ngayon pa lamang as we celebrate your word, dear Lord, we celebrate a victory. We celebrate a great things happen in ourselves, and this is our salvation through your Son that you promise on this book. Pagpalain mo kami sa patuloy na pagsamba namin at mahahayag inyong mga salita para pagbulay-bulayan namin ang iyong dakilang pag-ibig at biyaya sapagkat napakahalaga ang pagdiriwang na ito. Alalahanin namin ang kahalagahan ng inyong mga salita at isabuhay namin ang salitang ito na ito ang pinaniniwalaan namin na magbibigay ng kaligtasan para sa amin. And this is our prayer through the mighty name of our Lord Jesus Christ in heaven. Amen. Ang pagbasa po sa banal na kasulatan ay matatagpuan po sa matandang tipan sa Nehemias, Kabanata 8, Talata 1 hanggang 3, 5 hanggang 6, at 8 hanggang 10. At ito po ang nakasulat. Sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan, sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari ng dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat na kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya't nang una ng ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat, dinalain niya ito sa kapulungan ng binubuo ng mga lalaki, babae at ang mga batang may sapat ng gulang at pang-unawa. Mula sa pagsikat nang araw hanggang sa katanghalian tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong nagtitipon sa liwasang bayan, sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Si Ezra ay nakita ng lahat sapagkat pataas ang kanyang kinakatuyaan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat, purihin si Yahweh ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinataas naman ng mga tao ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen, na nagsiyuko rin sila at sumamba kay Yahweh. Binasa nila ang kautosan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipiniliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin, ayon sa kautosan, nagbagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos, kaya't huwag kayong malungkot o umiyak. Wika ni Nehemias, nag-gobernador, ni Ezra na pari at dalubhasa sa kautosan at ng mga Levita na nagpapaliwanag ng kautosan, sinabi nila sa mga tao, umuwi na kayo at magdiwang, kumain at uminom ng bagong alak,
Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot at ang kagalakan dulot ni Yahweh ay magpapalakas sa inyo. Tayo po ay magsitayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo sa Bagong Tipan sa Sulat ayon kay Lucas, Kabanatang 4, mga talatang 14 hanggang 21. Bumalik sa Galilea si Jesus na sumasakan niya ang kapangyarihan ng Espiritu na pabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinahangaan naman siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya lumaki, gaya ng kanyang nakaugalian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga, tumayo siya upang bumasa, at dooy ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isayas. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito: "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." Inirolyo niya ang kasulatan at matapos isaoli sa tagapag-ingat, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon." Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos.
Kung meron kayong mga dalang Biblia, mga kapatid, ay hayaan nyo na makibuklat kayo sa akin at samahan nyo ako sa pagbasa ng talata ng ating Panginoong Diyos na itong magiging batayan ng ating pagdiriwang ng kanyang salita sa linggo ng banal na salita. Sa sulat ni Apostle Pablo sa ikalawang Timoteo, sa kapitulo 3 sa talatang 16 hanggang sa mga sumusunod na ganitong iwinika ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagbubulaanan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Idaragdag ang pagpapala at ang biyaya ng ating Panginoong Diyos sa pagkarinig natin sa kanyang mga salita. Tayo'y sumandaling manalangin. O banal naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya na tinanggap namin sa nakaraan dahil sa mga salita mo na nagtutuwid at nagtuturo na sa amin kung ano ang dapat naming gawin sa buhay at pagharap namin sa iba't ibang mga suliranin, lalo ang pandemyang ito. Ang banal na salita o Diyos, ang Biblia, ang siyang naging dahilan at batayan ng buhay namin para kami maging matatag at kaya naming harapin ang lahat ng mga pagsubok at ang lahat ng pagdadaanan ng buhay. Samahan niyo kami sa pagdiriwang ng inyong mga salita at mahahayag ang karangalan at kapurihan ng iyong anak na si Hesukristo. Ito po ang aming panalangin. Kalakip ang aming pagpuri at pagsamba. Amen. Amen. Muli, ipinapaabot namin sa inyong lahat ang isang masaya, ang isang pinagpalang araw sa araw na ito. Pinagpala ba kayo, mga kapatid? Sana'y pinagpala tayong lahat. At hindi sana'y, kundi pinagpala tayong lahat. Sa araw na ito ay pagdiriwang natin ang isa sa pinakamahalagang sangkap ng buhay ng tao, ang pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay hango dito sa Biblia. Sabay-sabay nating pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sapagkat sa araw na ito ay linggo ng Biblia. Today we celebrate a Bible Sunday. Kaya nga, mamayang hapon po, samahan niyo kami sa patuloy na pagdiriwang natin at pagkilala natin ng kanyang mga salita. 1 o'clock this afternoon ay magpapanimula at babasahin natin ang kanyang mga salita. I proclaim in front of this church. At sana po, tayong lahat, hawakan ninyo ang inyong mga Biblia mamayang hapon at sumabay kayo sa amin sa pagbasa sapagkat sa araw na ito ay pagkilala natin sa kanyang mga salita. Alam niyo ang Biblia, 66 o 66 Bibles, books of the Bibles, 39 in the Old Testament and 27 in the New Testament. At ang lahat ng mga 66 na aklat ng banal na salita, ito ay salita ng ating Panginoon Diyos para bigyan tayo ng tamang buhay. Maharap natin ang iba't ibang mga bagay na pangyayari sa buhay. Alam niyo, kung wala itong Biblia, kung wala itong salita ng ating Panginoong Diyos, hindi natin malalaman kung ano ang buhay at kung ano ang nangyayari sa buhay natin. Kaya, hayaan niyo, mga kapatid, na samahan niyo kami sa pagdiriwang ng Biblia. Kaya dapat sana itong pulpitong ito, itong Sunday na ito, gagamitin natin ito para basahin lamang natin ang Biblia. Ito ang layunin ng Bible Sunday, I proclaim, we proclaim, and reading the Bible, sapagkat ito ay pagkilala natin sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo, noong October 6, 1536, hayaan niyo na magbigay ako ng isang tao na naging bayani, na nag-depend ng salita ng ating Panginoon Diyos. During those time in 1536, inilabas mula sa isang Bartolina sa Vilvorde Castle, malapit sa Brazil, Belgium, ang lalaking ito. Halos isa't kalahating taon na nag-iisa ang lalaki sa madilim at mapanglaw na selda. Ikinulong siya sa Bartolina nang mahigit isang taon na nasa loob ng Bartolina. Alam niyo, kung nasa loob ka ng Bartolina, madilim yun eh. Hindi kagaya ng mga regular na selda na may kasama ka, maliwanag, magagawa mo rin ang iyong magagawa. Pero this man,
is jailed in more than a year sa loob ng Bartolina. At noong inilabas sa pader ng Kastilyo ang lalaking ito sa bilangguang, itinali sa isang poste sa labas ng Bartolina. Nabigkas pa niya ng malakas ang huling dasal niya at ang kanyang dasal ay ganito, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng hari ng England at ang mga tao sa mga panahon at maipahayag kung ano ang nararapat ng gawain." Ito ang kanyang panalangin at pagkatapos, binigti ang lalaking ito at kaagad na sinunog ang kanyang katawan. Ang pangalan ng lalaking ito ay si William Tyndall at ang krimeng nagawa niya ay ang pagsalin at paglathala ng Biblia sa wikang Ingles. Kasi noong mga panahon na yon, Griego at Hebreo lamang ang mga Biblia. Kaya ang lalaking ito na isipan niya na iyambag ito sa wikang Ingles upang mailathala at mabasa ng maraming mga tao na hindi nakakaalam ng original language ng Biblia. Dahil sa mga panahon na yon, marami ng mga Ingles na mga tao sa lipunan sa mga panahon na yon. Sa mainitang pagkikipagtalo sa isang pari, tutol sa paglalagay ng banal na kasulatan sa mga kamay ng karaniwang tao. Ngunit, sumumpa si Tyndale, itong lalaking ito, na kung pahahabain pa ng Diyos ang kanyang buhay, tutulungan niya ang mga batang nag-aararo na mas marami pang malalaman sa banal na kasulatan kaysa iyo. Ito yung layunin ng lalaking ito, na ipahayag at malaman, mabasa ng maraming mga tao ang Biblia para malaman nila kung ano ang dapat gawin sa mabuting bagay sa buhay na iyon. Si William Tyndale ay hindi ang una, mga kapatid. Marami pa ang katulad ni Tyndale na namatay, na idinipende ang Biblia, idinipend ang salita ng ating Panginoong Diyos. Mula sa maraming mga bansa at wika ay nagsakripisyo sila hanggang sila'y mamatay dahil lamang sa Biblia o salita ng ating Panginoong Diyos na ang kanilang layunin at nais ay maipahayag, maikalat ang Biblia, mabasa ng maraming mga tao para maituwid ang buhay at kalagayan ng mga tao. Naalala kong nasa seminary kami. Mga kapatid, sa mga panahon na yon noon ay balitang-balita ang China. Alam natin ang China, it is a Chinese country. Walang makakapunta doon na magpapahayag ng mga salita ng Diyos, magdadala ng Biblia, sapagkat sa mga panahon na yon ay kainitan, 1990, 91, 92, kainitan. Sa mga panahon na yon na yung mga missionary, ang pinupuntirya nila ay China. Pero because this country is a Chinese country, it is indeed na pinagbabawal ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ngunit nagpatuloy ang misyon. Daladalin nila ang salita ng ating Panginoong Diyos. Inilalagay nila sa kanilang maliit na kahon o maliit na lalagyan ng kanilang damit at doon ipinapailalim ang Bibliang maliit para magpatuloy ang misyon. At ngayon, lumago at marami ng mga Kristiyano sa bansa ng China. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang linggo ng Biblia, ang banal na kasalita, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ano nga ba kasi ang dulot ng Biblia? Itong hawak kong ito, ano ang dulot ng Bibliang ito? Ang Biblia ay nagbibigay ng kahulugan ng buhay ng tao. Walang ibang makapagtuturo sa iyo kung ano ang buhay ng tao. Walang ibang bagay na makapagtutuwid sa buhay ng tao kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang Biblia ay nagtuturo kung saan ka nang galing. Ang Biblia ay nagtuturo kung ito bang buhay na ito ang katapusan o meron pa bang buhay na darating. Dito lamang nating mababasa sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos na pagkatapos ng kamatayan ay merong buhay na walang hanggan. At bahagi lamang ito ng kahalagahan ng Biblia na ating ipinagdiriwang sa araw na ito na dapat natin bigyan pansin ang pinakamahalagang bagay na pag-aari ng tao. Walang iba kundi itong salita ng ating Panginoong Diyos.
sapagkat dito natin nabibigyan ang kahalagahan kung sino ka at dito natin malalaman kung ano talaga ang buhay. Yung mga tanong mo, yung mga tanong ko, sa mga panahon ng pagsubok, sa mga panahon ng problema, lalo ngayon sa panahon ng pandemya, itong pandemyang ito, ano ang dapat nating gawin para mabigyan pansin natin ang suliranin na dumarating sa buhay natin? Basahin natin ang salita ng ating Panginoon Diyos at bibigyan ka ng linaw kung ano ang dapat mong gawin para magtagumpay ka sa buhay na ito. Kaya nga mga kapatid, ang Biblia ang isa sa pinakamahalagang sangkap ng tao at dito mo lamang mababasa na hindi nagbabago ang Diyos kailanman. Ang problema ang tao ay nagbabago. Ang problema kung minsan ang kaisipan ng tao ay nagbabago. Hindi ba tayo nagbabago? Hindi ba minsan ngayon mainit ka? Masigla ka, masigasig ka sa pananampalataya mo. Pero dahil maraming mga bagay na kaguluhan sa mundo, maraming nakapagbibigay ng kasiyahan sa buhay ng tao, nababago ang kaisipan mo. Nawawala ang tunay na kahalagahan nung una mong tinanggap ang Diyos. Pero dahil merong mga bagay na nangyayari sa buhay, sa lipunan, meron kang mga karanasan na kung minsan binibigyan diin ang kahalagahan mo, ang karanasan natin sa buhay kaysa yung karanasan natin na ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Kung hindi ka papansinin ng Diyos, kapatid, merong dahilan ng Diyos. Kung hindi ibibigay ng Diyos ang iyong dalangin, merong adhikain ng Diyos na masigit na ibibigay sa iyo sapagkat hindi naman nagbabago ang pangako ng Diyos. Ang Diyos nung una nating tinanggap ay siya pa rin Diyos ngayon. Ang Diyos na darating ay siya pa rin Diyos. Walang pagbabago, magbabago ka man. Pero yung pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Kaya nga winikan niya sa John 3:16 na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang pangako ng Diyos, ang kanyang pag-ibig ay hindi magbabago. Ang pangako ng Diyos ay bibigyan ka ng buhay na walang hanggan kung panghawakan mo ang Diyos sa buhay mo. Sapagkat nakatala dito sa Biblia, dito sa salatang ito, ang kanyang mga pangako na hindi ka pababayaan magpakailanman. Kapatid, magpakabusog ka sa salita ng Diyos. Huwag kang magpakabusog kung ano ka ngayon. Huwag nating tanggapin ang mga bagay na nakapaghihiwalay sa atin, sa Diyos. Ang daming mga bagay na nakapaghihiwalay sa atin, sa Diyos. Yung tinatangkilik mo, yung ginawa sa buhay, yung profession mo, kung minsan yung pamilya, kung minsan yung komunidad, kung minsan yung mga political na pangyayari sa buhay natin, hindi ba ito ang nakapagbabago sa atin sa buhay? Pero kailanman, ang Diyos ay hindi nagbabago sapagkat ang Diyos na kinikilala natin ay Diyos doon ngayon at magpakailanman. Kaya nga, sa madaling salita, kung nais mong magkaroon ng matagumpay na buhay tulad ng nais ng Diyos para sa iyo, pakinggan mo at sundin mo ang nakasulat sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil masigit itong dihamak kaysa pisikal na pagkain na nararanasan natin sa buhay na ito. Alam niyo ang Biblia, kapatid, itong salita ng ating Panginoong Diyos, ito yung nagtuturo sa atin upang paglingkuran natin ang Diyos na lubos. Kaya nga kung bumasa ako sa sulat ng ating Panginoong Diyos, ay dito natin matutunghayan. Bakit sinasabi ng ating Panginoong Diyos na dito sa mga salitang ito ay tinuturuan tayo na paglingkuran siya sapagkat ito ang kanyang sinasabi sa sulat niya sa mga taga-Efeso sa kabanata 6 hanggang 17 na ganito ang kanyang winika. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na para sa parang sa Panginoon. Kayo maglingkod at hindi sa mga tao kundi maglingkod kayo sa Diyos. Ito ang winika ng ating Panginoong Diyos. Sa kanyang mga salita, tinuruan tayo na walang ibang paglingkuran natin kundi ang Diyos lamang. Kaya nga dito sa Biblia, kung susundan natin ang Biblia, ang buhay ng tao ay Diyos. Kapatid, hindi ka nabubuhay para sa buhay, sa lipunang ito. Nabubuhay ka bilang isang mananampalataya. At dahil nabubuhay ka para sa Diyos, ang wika sa talata, ang wika sa aking binasa, paglingkuran mo ang Diyos. Tinuturuan tayo, ayon sa Biblia, na paglingkuran tayo, paglingkuran natin ang Diyos.
Tinuturoan tayo na mabuhay tayo na matuwid. Tinuturoan tayo ng Diyos sa mga bagay na masigit kaysa mga bagay dito sa lupa. Dahil dito sa Biblia, dito sa salita, ay nagtuturo sa atin na walang ibang paglingkuran natin maliban lamang sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga isinulat pa niya sa Hebreo sa kabanata 12 sa kabanata 4 sa talatang 12 na ganito ang sinabi ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ulitin ko kapatid, ulitin ko ang wika ng Biblia. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na malakas kaysa limang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at ng utak at sa buto, at nakakataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Ang wika dito sa talatang ito ng ating Panginoon Diyos na ang kanyang salita ay mabisa kaysa anumang bagay sa buhay na ito. Isa pa mga kapatid, ang salita ng Diyos ay tinuturuan tayo para araw-araw ay magbulay-bulay tayo. Ang pagbubulay natin sa kanyang mga salita at ang pagbubulay natin sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, itong magbibigay sa atin ng tagumpay ng buhay. Alam niyo yung prayer covenant natin every morning. Alas 6 po ito. Kadalas 6 ng umaga. Ano ang unang-unang inihahatid sa inyo ng ating Panginoong Diyos? Hindi ba yung kanyang mga salita? Hindi ba itong Biblia? Hindi ba yung mga salita na magbibigay at magtutuwid sa atin upang yung buong maghapon ng ating buhay ay matagumpay tayo? Alam niyo, kung hindi ako gumigising ng alas 6 ng umaga at hindi ko nasusubaybayan yung prayer covenant, parang kulang maghapon eh. Yun pala ang magbubuo sa iyo ng buong maghapon ay ang pagbubulay-bulay natin ng kanyang mga salita. Ay ang pakikinig natin at pagbabasa natin ng kanyang mga salita. Sapagkat dito lamang tayo tuturuan ng ating Panginoong Diyos upang maging matagumpay tayo sa lahat ng hakbangin natin at dito tayo gagabayan ng Diyos anuman ang hakbangin at anuman ang mga bagay na naisin natin. Tutulungan tayo para maging matuwid ang buhay natin sa buong maghapon at sa mga darating na marami pang panahon. Sa lumang tipahan ay merong isang storya. At ang storyang ito ay nakapagbibigay sa atin ng inspirasyon na dapat nating sundin at gawin. Yung buhay ni David at yung kanyang pagkikipaglaban kay Goliath. Yung mga Filisteo, pumili sila ng isang sundalong malakas upang labanan ang isang sundalo ng Israel. Pero sa mga panahon na yon ay walang sundalong Israel para tapatan ang mga Filisteo, lalo kay Goliath, sapagkat si Goliath ay mandirigma at malaking sundalo. Pero ang wika ng Biblia, kapatid, walang malaking bagay sa buhay na ito na hindi magtatagumpay, maliit ka man, kung ang dala mo naman ay ang Diyos sa buhay mo. Ito yung itinuturo sa atin sa unang Samuel, sa kabanata 14 at sa mga talatang ito, ipinapakita ang kapangyarihan ng Diyos, hindi yung kapangyarihan ng tao, hindi yung laki ni Goliath, hindi yung kapangyarihan sa buhay na ito, kundi ang sabi ng Biblia, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Para magtagumpay ka sa buhay, hindi mo titignan ang sarili mo, hindi mo titignan ang kakayahan mo. Ang titignan mo ay ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay magagawa ang lahat ng bagay para magtagumpay ka anumang labanan na susuungin mo sa buhay. Sapagkat itong salita ng ating Panginoong Diyos ay higit na mabisa, higit na makapangyarihan, higit na mas malaki, higit na bibigyan ka ng tagumpay na katulad ni David. Nagtagumpay ang batang si David na isang tagapagpastol lamang sa mga panahon na yon at wala siyang anumang karanasan sa pagkikipagdigma. Pero dahil siya ay pinili ng Diyos at itinalaga sa gawain na iyon,
binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan. Nagahipin niya ang isang higante. Nagapin niya ang isang gulayat. Sapagkat para sa kanya, para sa mga taga-Israel, para sa ating lahat, anuman ang bagay sa buhay na ito, masigit pa rin na makapagdudulot ng tagumpay ang Diyos. At ito yung laman ng Biblia na ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Kaya mga kapatid, ang banal na salita o ang Biblia, kung ganoon ay magbibigay pala ito ng lahat ng pangangailangan sa buhay ng tao. Ito pala ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan sa buhay ng tao. Kung gusto mo ang kagalingan, basahin mo ito, isabuhay mo ito. Kung gusto mong ilayo ka ng COVID-19 o Omicron, basahin mo ito, pagdilidilihan mo ito, buklatin mo ito. At doon makikita mo na yung pangangailangan na nais mo sa buhay, dudulutan ka nito sapagkat dito nakatala ang covenant na nais ng Diyos sa iyo at isabuhay mo ito. Kung gayon, kung gusto mong mapapalayo sa kapangyarihan ng mundo, ang daming kapangyarihan ng mundo, anong dapat mong gawin? Pagdilidilian at buksan mo ang salita ng ating Panginoong Diyos. At kung gusto mo at nais mo na magbigay ng liwanag sa buhay na ito, ulitin ko ang wika ng ating Panginoong Diyos, maging asin at ilaw ka sa sanlibutan, sapagkat ito ang dulot ng kailangan ng sanlibutan. And in this Bible celebration, dear brothers and sisters, it is indeed that we hold over the word of the Lord Jesus Christ. At dito natin masusumpungan ang lahat ng mga pangangailangan natin sa buhay. Kaya mamayang hapon, samahan niyo kami, hawakan ninyo ang inyong mga Biblia, ang salita ng ating Panginoong Diyos, at makipagbasa po kayo sa amin para basahin natin ng maghapon ang salita ng ating Panginoon Diyos. And may the blessing of the Lord, a blessing of love, a blessing of peace be upon us all as we read this Bible of the Word. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo sa mandaling manalangin. Salamat na kila naming Panginoon Diyos sa mga paalala mo sa amin ang kahalagahan ng iyong mga salita, ang Bibliang ito. Nawa, ang pagdiriwang ng Bible Sunday dito sa Iglesia at sa aming lahat, nakibahagi kami ang kahalagahan at ang tagumpay ng buhay ay hango lamang sa banal na salita. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa panahon po tayo na paghahandog, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. O Diyos na aming Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumalang ng langit at lupa, Ikaw ang nangako sa amin, O Diyos, na kapag ibinigay namin ang mga pangako at mga ikapo, bubuksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos sa amin. Narito po ang mga kaloob ng iyong mga anak bilang tanda ng kanilang pagmamahal sa iyo, Panginoon. Tanggapin niyo po at igawad niyo po sa kanila ang umaapaw na pagkapala upang sila rin naman ay magpagbigay ng marami sa iyo. Panginoon, narito ang mga kaloob ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin niyo po ito. Amen. Amen. Tayo po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, Wonderful Words of Life. Seek the Lord again to be.
Tayo'y sumandaling manalangin. Banal naming Diyos na makapangyarihan, kami ay nagpapasalamat sa pagdiriwang ng inyong mga salita, a celebration of your Bible, of your Word. Salamat o Diyos dahil muli mong pinapaalala sa amin ang kahalagahan ng inyong mga salita na ito magdudulot sa amin ng buhay na ganapat kasiya-siya. Salamat o Diyos dahil sa loob ng ilang mga panahon na nagdaan, dumaan man kami sa proseso ng buhay, ngunit naiintindihan namin ito sapagkat ito naman ang laman ng inyong mga salita na kung nais naming maging matagumpay at nais naming maranasan ang kahulugan ng buhay, basahin namin ang inyong mga salita at isabuhay namin ito. At ito, sa araw na ito, Diyos, salamat po dahil nagpapaalala ka sa amin lagi na dapat namin isentro ang aming buhay sa inyong mga salita at isabuhay namin ito at tanggapin namin ang aming Panginoong Diyos. Mamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Kaya nga Diyos, dalangin po namin na hindi lamang sa pagdiriwang ng Bible Sunday today ay maglakbay kami na isang maglakbay kami na kasama ka namin, kundi sa mga darating na marami pang mga araw at panahon, maglalakbay kami na ang laman ng aming buhay at puso, walang iba, kundi ang salita ng aming Panginoon Diyos. Continue to guide us, dear Lord. Continue to protect us. And we pray the situations of our nation, dear Lord, at hindi lamang sa aming bansa, kundi sa buong sanlibutan, sa mga panahon na dumadaan at tumatahak kami sa magalong kalagayan ng buhay, ay maranasan din namin ang kahulugan ng buhay sa inyong mga salita. Pagalingin mo ang lahat ng may karamdaman ng Diyos. Bigyan mo ng lahat ng mga pangangailangan yung mga nawalan. Ingatan mo kami sa COVID-19, sa Omicron. Pagalangin mo kami kung meron man kaming nararamdaman mula sa physical, material at spiritual. Kundi ang maranasan nawa namin o Diyos ay patuloy na magtatagumpay kami dahil sa habag, biyaya at pag-ibig ng aming Panginoong Diyos. Patuloy na mamutawi sa aming mga labi at sa aming mga puso at sa aming mga buhay ang banal na salita na itinuturo mo sa amin. Ito o Diyos ang kaganapan ng buhay at patatagin namin ang aming pananampalataya at mamuhay kami ayon sa mga salita na nais mong mangyari sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin, kalakip ang pagpuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Diyos. Amen. At ngayon tanggapin natin ang patuloy na biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Bigyan mo kami, Panginoon, ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Mamuhay kami ayon sa inyong mga salita at ang kapayapaan na nais namin o Diyos ay maranasan namin sapagkat ang inyong mga salita ay nasa aming buhay at nasa aming puso na. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.